Tay, ano kong ginagawa nyo? Shh! Saglit lang. Pagbigyan mo na ako. Secret XPG. Sa kalagitnaan nga ng mainit na tagpo sa pagitan ni Namang Danilo at Helen, ay nagulat nga ang mga ito nang biglang may pumihit ng doorknob. Kaya naman dahil dito ay kinabahan ang dalawa. Mabuti na nga lamang ay nailak ni Helen ang pinto kung kaya't hindi ito tuluyang nabuksan. Maya-maya nga lamang ay nagsalita ang nasa labas at agad naman nila itong nakilala. May tao ba dyan? Sa narinig ay agad na nakaisip ng dahilan ang matanda at sinagot nito si JP. Oo JP, pasensya na. Bigla kasing umilabang tiyan ko. Ganun o ba? Hihipo sana ako. Pero sige na lang ho. Sunod niyon ay tumalikod na ito at hindi na hinintay pa ang tugon ng matanda. Nang maramdaman ng dalawa na nakaalis na ang kapatid ni Helen na si JP ay muling nagpatuloy si Mang Danilo. Sadyang may pangangailangan si Helen dahil nasa barko nagtatrabaho ang asawa kung kaya't naging sunod-sunuran ito kay Mang Danilo para lang muling madiligan ang kanyang hardin. At sa tagpong iyon ay sinabihan na ni Mang Danilo na kailangan na nilang tapusin upang hindi na magtaka at magduda ang mga kasama. Wala namang kaalam-alam ang mga nasa hapagkainan na nang mga sandaling iyon ay nakuha ng dalawa na magnakaw ng sandali. At sa puntungang iyon ay unang bumulwag si Mang Danilo na kunwari may dinadama itong masakit sa tiyan at naupo ito sa tabi ng anak. Tay, okay ka lang po ba? Masakit po ba ang tiyan nyo? Di naman anak, bigla lang kasi umilabang tiyan ko. Pero okay na naman ako at nakapag-CR na ako. Maya-maya pa nga'y dumating si Helen na nakapagpalit na ng damit at diretso pala ito sa taas pagkalabas ng banyo. Sa puntong iyon ay wala ni isa sa mga kasama ang naghinala o nagduda sa dalawa. Hanggang sa ang hapunang iyon ay natapos at nauwi sa isang masayahang kwentuhan. Pasimple namang nagkakangitian si Namang Danilo at Helen dahil sa kabila ng kasiyahang iyon ay nagawa nilang makapagnakaw ng sandali. At sa paglipas pa nga ng mga araw sa kanika nilang buhay, ang pag-iisang dibdib nga ni na JP at Alexa ay sumapit. Sabik ang lahat sa kanilang masasaksihang kasal ng dalawa at halos marami sa kamag-anak at kaibigan ng dalawa ay hindi pinalagpas ang pagkakataong iyon. Ganon din ay naroroon din ang mag-amang Mang Danilo at Ashley kasama ang apo ng matanda. Kabilang ang mga ito sa magiging saksi sa pag-iisang dibdib ni na JP at Alexa. At sa simbahan nga ay hindi maiwasan ni Mrs. Elisa ang maluha habang pinagmamasdan ang kaisa-isa nilang anak na lalaki. Lungkot na may kahalong saya ang ngayon nga ay nadarama ng ina para sa anak. Dahil batid nito nalalayo na sa poder nila ang anak upang harapin nito ang buhay may asawa. Ganon pa man ay hiling nito sa dalawa ang tagumpay sa bagong buhay na tatahakin na magkasama bilang isang pamilya. Pagkaraan pa nga ng ilang sandali, matapos ang ginanap na seremonyas ng kasal sa dalawa, ay masayang nagsipalakpakan ang lahat. Matapos nun, ang lahat ay dumiretso na sa venue at isa itong pribadong resort na pagmamay-ari ng kaibigan ni Wena. Halos walang ibang pinapapasok sa nasabing lugar kung saan din naman ay maaaring manatili ang pamilya ng mga bagong kasal at may nakahanda ng silid para dito. Nag-uumapaw ang saya sa puso ng bawat isa, lalo na ang dalawa ni na JP at Alexa. Kung susumain ay halos isa itong malaking handaan. Halos bumaha ng pagkain at gayon din naman ay pulutan. At dahil sa arkilado ng dalawang pamilya ang nasabing pribadong resort na iyon, kahit pangaabutin pa ng gabi, hanggang magdamag ang mga ito sa pagsasaya ay walang problema. At habang lumilipas ang oras, dito na unti-unting nagsisialisan ang ilang kamag-anak ng dalawang partido, gayon din ang kaibigan ng mga ito.
hanggang sa tanging ang dalawang pamilya na nga lamang ang siyang natira. Kinagabihan ay nauna nang magpaalam ang bagong kasal na sina JP at Alexa na magtutungo na sa kanilang silid upang makapagpahinga. Subalit alam naman ng lahat na hindi pahinga ang mangyayari, kaya naman naging tampulan pa ng kantsaw ang dalawa. Sa kasiyahang iyon, habang nagkakasiyahan pa ang lahat, ay pansamantalang nagpaalam ang mag-amang Danilo at Ashley upang ihatid ang bata na sa kasalukuyan ay mahimbing na nakatulog dahil sa pagod. Kaya naman daladala ang ibang gamit ng bata ay nagtungo ang mag-ama sa kanilang silid na sa kanilang ngailaan. Doon ay inayos ni Mang Danilo ang higaan ng mag-ina at pagkatapos ay inihiga na nga ni Ashley ang kanyang anak. Pagod na pagod ang apo ko ah. Ang masaya nitong winika habang hinahaplos sa ulo ang bata. Ang likot-likot din naman ho kasi talaga ng batang yan, tay. Saka sabik din ho kasi sa kapwa bata. Wala po kasing ibang nakalaro kapag nasa bahay eh. Hayaan mo, pag nakalipat na ako, tiyak yun, may kalaro na ang apo ko. Kaya lang, tay, hindi po ba nakakayakin na Mrs. Elisa? Sa nakita ko po kasi, italagang pamilya na ho ang turing sa inyo. Medyo anak, pero sinabi ko naman sa kanila, nadadalasan ko ang pagbisita ko sa kanila. O nga pala anak, di ka na ba lalabas? Para kasing bumalik sa kanila, nakakaya naman kung hayaan ko na lamang sila doon. Ikaw na lang ho siguro, itay. Pagod na rin po kasi ako. Tsaka wala ho makakasama ang apo nyo. Basta tay, hinay-hinay lang po sa pag-inom. Huwag kang mag-alala anak, konting-konti lang. Sandali pa nga ay dito na tuluyang lumabas ng silid ang matanda at naiwan ang anak at apo at nagbalik ito sa kasamahan na patuloy na nagkakasiyahan. At alas dos ng madaling araw nang maalimpungatang bigla si Ashley at nang lingunin niya ang kabilang kama ay wala pa rin ang kanyang ama. Kaya naman dito ay naisip niyang naglalasing ito at dahil dito ay nagpa siya ang babae na bumangon at magtungo sa kinaroroonan ng inuman. Dito'y upang awatin na ang ama at ayain ng matulog na ito. Subalit sa pagtahak niya sa daan, malayo pa lang ay pansin niyang wala nang nagsisipag-inuman kung kaya't huminto ito at nag-isip kung saan pumunta ang ama. Dahil dito, babalik na sana si Ashley nang matanawan niya si Helen na naka-nighties na lumalakad ay agad niya itong sinundan upang sana'y tanungin. Ngunit hindi pa man siya nakalalapit at natatawag ang babae ay huminto si Helen sa isang silid at mahinang kumatok. Doon ay huminto si Ashley at pinagmasdan lang si Helen. Sa pagbukas ng pintuan ay hindi niya tanaw kung sino ang nasa loob. Kaya nang makapasok na ito, ay dito na lumapit si Ashley. Sa pagtapat niya sa pintuan ay nakaramdam ito at sa pakiwari niya ay may hindi nangyayaring hindi niya nalalaman. Mula sa kanyang pagkakatayo ay inilipat niya ang kanyang tenga sa pintuan at doon ay naririnig niya ang usapan. Ang ibig niyong sabihin, Tatay Danilo, bukod sa akin, maging si ate ay nadidiskartehan niyo rin? Ang gulat niyang tinuran sa matanda na siya namang dinig ni Ashley. Bea, huwag mo sanang mababanggit kina mami at daddy ang tungkol sa amin ni Tatay Danilo. Ginagawa ko to bilang pasasalamat sa nagawang pagtulong niya sa akin. At aaminin ko, tunay na naibigan ko ang hatid na ligaya ni Tatay Danilo. At nandito siya, bilang pangsang-ayon niya sa bala ko na magsalo-salo tayong tatlo at ito na ang tamang pagkakataon para maisa katuparan yun. Bea, maaasahan ko ba? At isa pa, i-enjoy na lang natin ang gabing ito. At alam ko rin naman na gustong-gusto mo ang ginagawa ni Tatay Danilo, hindi ba? Doon ay mahinang tumango si Bea na waring nahihiya sa ate niya at hindi niya namalayan ang paglapit sa kanya ni Mang Danilo. At nagkatinginan pa ang dalawa, sabay nginitian siya ni Mang Danilo. Hanggang sa walang ano-ano'y naglapat na ang kanilang mga labi. At ang mga naging usapang iyon ng tatlo ang naging malinaw sa pandinig ni Ashley na bahagyang napalayo sa may pinto at gulat ito sa kanyang mga nadinig. Malinaw na may namamagitan sa kanyang ama
at ang dalawang anak na babae ng amo ng kanyang ama. Daman niya ang lakas ng kabog sa kanyang dibdib dahil sa kanyang natuklasan at hindi naman niya malaman kung magagalit ba siya sa ama o hindi. Sapagkat pasinga sa kanyang nadinig ay bukal sa loob ng dalawang babae ang nagaganap. Maya-maya pa ay muli niya itong pinakinggan. Subalit dito ay wala na siyang madinig na usapan. Dahil dito ay nagtaka na si Ashley kung ano na ang nangyayari sa loob, kung kaya't sinubukan niyang pihitin ang doorknob, at sa mga sandaling iyon ay hindi niya inaasahan ng babae na hindi ito nakalak. Kaya naman dahil dito ay marahan at maingat niyang binuksan ang pinto hanggang sa masilip niya sa loob ay nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nasaksihan. Lalong lumakas ang kabog sa dibdib ni Ashley sa kanya ngayong nasasaksihan at hindi ito makapaniwala na masayang masaya ang magkapatid sa kanilang ginagawa. Patuloy naman at tahimik na pinagmamasdan ni Ashley ang mga nagaganap. At dahil sa kanyang nakikita ay hindi na maiwasan ni Ashley na makaramdam. Kapwa bakas naman sa mga mukha ng dalawang babae ang kasiyahan. Samantala, pagkalipas ng ilang segundo, ay dito na nagpa siya si Ashley na umalis at maingat niyang isinara ang pintuang iyon at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. Dala ang mga larawang kanyang natunghayan sa tatlo at nahiga ito. Dali-dali nitong inayos ang sarili dahil batid niya na maya-maya nga lamang ay babalik na ang ama. At sa puntong iyon ay nagkunwari itong walang alam sa kanyang natuklasan hanggang sa maramdaman niya ang pagpasok ng kanyang ama at dinig niya ang paghinga nito sa kama. Hindi kumikibo si Ashley at nagkunwaring mahimbing na ang tulog habang pinapakiramdaman ang kanyang paligid hanggang sa tuluyan na itong makatulog kasabay ng tila pagtahimik ng buo niyang paligid. At sa paglipas nga ng mga araw ay naisipan na ni Ashley na kuhanin na ang ama at patuloyin na ito sa kanyang pamamahay. Kaya naman nagsadya ito sa bahay ng pamilya upang dito'y ipaalam na. Upang dito'y ipagpaalam na ang kanyang ama. Inihayag ni Ashley sa mag-asawa ang balak nitong dumoon na sa bahay niya ang ama. At sabay niyon ay taos puso nitong pasasalamat sa mag-asawang George at Elisa. At sa puntong iyon ay may isang bagay na pakiusap naman ang mag-asawa sa babae. Ito ay ang hayaang bumisita ang matanda sa kanila kung may pagkakataon ito. Pumayag naman si Ashley sa pakiusap na iyon ng mag-asawa. Lalo pa nga at nakita niyang pamilya na nga ang turing ng mga ito sa kanyang ama. At bago pa nga tuluyang sunduin ang matanda kinagabihan, habang katatapos lang mag-impake ni Mang Danilo, ay ipinatawag siya ng amo niyang babae na si Mrs. Elisa. Doon ay pinapunta sa silid nilang mag-asawa ang matanda. May halong lungkot naman ang nadarama ni Mrs. Elisa dahil alam niyang magiging bihira na ang magiging kaganapan sa kanila ni Mang Danilo. Gayunpaman sa kabilang banda ay masaya na rin naman siya dahil tuluyan na ngang naging maayos ang samahan ng mag-amang Danilo at Ashley. Sa pagpasok ni Mang Danilo sa silid ay nag-usap-usap muna ang mga ito tungkol sa kanilang lihim. Nakiusap ang mag-asawa kay Mang Danilo na ingatang madulas ito at huwag mabanggit sa kanyang anak ang tungkol sa kanila. Maasahan ba namin ang pakipagtulungan mo sa amin, Kuya Danilo? Nakaasa po kayo sa akin, sir. Ang tungkol sa ating tatlo ni Ma'am Elisa ay mahigpit kong iingatan. At umaasa rin naman kami, Kuya Danilo, na sana ay magtuloy-tuloy na ang samahan niyo ni Ashley. At masayang-masaya kami para sa'yo. Salamat ho, Ma'am. Secret XPG. Sa puntong iyon, habang nag-uusap ang tatlo, ay siya namang labas sa silid niya si Lara at patungo sana ito ng kusina upang kumuha ng makakain. At sa pagtapat niya sa pinto ng silid ng mga magulang, ay narinig nito ang mga tinig ng ama at ina, maging ni Mang Danilo na nag-uusap.
Dahil dito ay pinakinggan niyang mabuti ang usapan ng mga ito na sa umpisa ay wala naman siyang nadinig na kakaiba. Ngunit nanatili lang itong nakikinig sa tatlo. Hindi na naman lingid sa kaalaman ni Lara na may nangyayari na sa kanyang ina at kay Mang Danilo. Subalit ngayon ay tila kinukutuban itong bigla base sa napapakinggang pag-uusap ng tatlo. At hindi nga nagtagal sa loob ng nasabing silid. Habang nakaupo sa gilid ng kama ang matanda, ay dito na nilapitan ni Mrs. Elisa si Mang Danilo na may nangungusap na mga mata. Nakaupong nakapanood lang naman si Mr. George na wala pa mga nangyayari sa dalawa ay nakahanda na ito. Halatang sabik din sa isa't isa ang dalawa na kung wawariin ay para silang dalawa ang siyang mag-asawa. Basta Kuya Danilo, bibisitahin mo ko lagi ha? Mamimiss ko ito. Oo ma'am, dahil ganun din naman ako, mamimiss kita. Tugon nito at napangiti naman silang sabay. Hanggang sa dito na sila muling nagpatuloy. At sa labas naman ng silid na iyon, ay nagtaka na si Lara kung bakit parang tumahimik at wala na siyang nadidinig na nagsasalita. Dahil doon ay higit na lumakas ang kanyang kutob, kung kaya't sinubukan nitong buksan ang pinto, ngunit bigo ito dahil nakalak ang pintuang iyon. Dahil dito ay dali-dali niyang nakuha sa ibaba ng bahay ang duplicate ng susi na may kaba sa dibdib. Hanggang sa makuha na niya ang susi at agad na nagbalik sa taas. Dito ay maingat niyang sinusian ang pinto hanggang sa magbukas ito. Dahan-dahan niyang binuksan at doon ay agad niyang natanaw ang ina. Maya-maya pa ay sinilip naman niya ang ama na nakaupo na ikinagulat naman ng dalaga. At naagaw lang ang atensyon nito nang magsalita ang kanyang ina kay Mang Danilo. Kita naman ni Lara na walang anumang reaksyon ang ama sa mga salitang nadinig nito sa asawa at sa kanilang driver. Hindi makapaniwala si Lara na magagawa ng kanyang mga magulang ang eksenang ngayon nga ay kanyang nasasaksihan. Dahil sa eksenang natutunghaya ni Lara ay tuluyang hindi na nakatiis pa ang dalaga at maingat itong pumasok sa loob at agad na isinara ang pinto at tinilak. At tumakbang itong papalapit sa tatlo. Maya-maya pa nga ay dito na siya napansin ng kanyang ama. Lara, anak! Napahinto naman ang dalawa ni na Mrs. Elisa at Mang Danilo. At sabay pang napalingon ang mga ito sa kinaroroonan ng dalaga. Nakangiti lang naman si Lara at sumampa ito sa kama at lumapit sa ina. Kanina ko pa ho kayo pinapanood. Ang ibig mo sabihin, anak? At nahinto ito sa pagsasalita nang biglang hinawakan siya ni Lara. Ayos lang ba, Dad? Nagkatingin na naman ang mag-asawa at hindi malaman ang isasagot dahil sa pagkabigla sa pagpasok ng dalaga. Sa puntong iyon ay hindi na hinintay pa ni Lara ang sagot ng ama. Hindi na naman inawat ni Mrs. Elisa si Lara at tinayaan na lamang niya ito. Ayos lang yun, sir. Enjoy na lang. Ang nakangiti namang sabi ni Mang Danilo sa among lalaki. Dahil dito ay wala nang nagawa pa si Mr. George at pinagmasdan na lamang ang anak na si Lara. Habang itinuloy naman ni Mang Danilo ang naudlot na ginagawa. Isang kaganapang aminado si Mrs. Elisa na mauulit-ulit. Kaya nga doon pa nga lamang ay inihanda na niya ang kanyang sarili. At nang gabi ngang iyon ay may ngiting nilisa ni Mang Danilo ang silid na iyon ng kanyang mga amo. Kung saan naman ay naiwan ang dalagang si Lara nakatabi ng kanyang mga magulang na masayang nakatulog. At kinabukasan, maagang dumating sa bahay na iyon si Ashley upang sunduin ang ama. Isang sandaling may lungkot at sayang na darama ang mag-anak sa pagpapaalam ng mga iyon sa kanilang driver na si Mang Danilo. Ganon pa man ay muli namang nangako si Mang Danilo sa mag-asawa na kung may pagkakataon iyon ay bibisitahin niya ang mga ito. Muli ring nagpasalamat si Ashley sa mag-asawang George at Elisa
dahil sa pagturing ng mga ito sa kanyang ama bilang isang pamilya. At nangako rin ito sa mga ito na sisiguraduhin niya ang magtutuloy-tuloy na ang kanilang samahan ng kanyang ama. Lugod namang nagpapasalamat doon ang mag-asawa at umaasa rin ang mga ito sa tuloy-tuloy na magandang pagsasama ng mag-ama. Hanggang sa di nga nagtagal ay dito na kumilos ang mag-amang Danilo at Ashley. Masayang nakangiting sinundan na lamang ng mag-anak ang mga ito habang papalayo. Umaasa naman si Mrs. Elisa na kahit nawala na sa kanilang poder ang matanda, umaasa pa rin itong muli niyang makakasama ito kahit sa sandaling oras lamang. Ngunit sa ngayon ay hangad niya ang magandang pagsisimula ng mag-ama. Pagbangon mula sa isang madilim na pangyayari sa pagitan ni namang Danilo at Ashley. At sa muling ang pagsasama ng mag-ama ni namang Danilo at Ashley ay nagkaroon pa ng kaunting hindi pagkakaunawaan ang dalawa. Gayunpaman at naging masaya naman ang matanda sapagkat tuluyan na ngang magbabalik ang dating ang samahan ng mag-ama. Tumayo bilang driver ni Ashley ang ama at inihahatid siya nito papasok sa pawn shop at susunduin naman sa hapon nakasama na ang bata at yaya nito. Doon ay namamasyal pa muna ang mga ito bago tuluyang umuwi. Masaya ring ipinagluluto ni Mang Danilo ang anak ng mga paborito nitong ulam. Tulad na lamang ng isang hapunan, pinagluto ni Mang Danilo ng adobo ang anak na habang niluluto ito ng matanda ay siya namang dating ng anak buhat sa kanyang kwarto. Dito ay agad na amoy ni Ashley ang mabangong lutuin ng ama kung kaya't lumapit ito dito. Wow naman, Tay! Ang bango naman ho niyang niluluto nyo. Siyempre anak, paborito mo ata ang niluluto ko. Adobo. Naku Tay, ang totoo niyan, namiss ko talaga ang mga lutuing bahay. At isa na po yan. Sa pag-uusap nilang iyon ay napansin ni Mang Danilo ang suot ng anak. Maikling short at sandong puti. Subalit ang hindi niya alam ay napansin din siya ng anak. Ngunit hinayaan na lamang niya iyon. Hanggang sa nagpatuloy ang kanilang hapunan. Lumipas pa ang araw at patuloy ang araw-araw nilang routine. Hatid sundo ni Mang Danilo ang anak na si Ashley sa pawn shop. At habang tumatagal nga habang nagdaraan ang mga sandali, dito ay unti-unting napapansin ni Mang Danilo ang anak sa mga isinusuot nito sa loob ng bahay. Mga kasuotang talaga nga namang kapansin-pansin. Ibig mang sabihan ng anak, ngunit hindi naman niya iyon magawa sapagkat naiibigan din naman niya ang kanyang nakikita. At ganun din naman si Ashley. Nagugustuhan nito ang mga panakaw na sulyap nito sa kanya. Buhat nga nang masaksihan niya ang tagpo sa tatlo ng kanyang ama at ng dalawang anak na babae ng amo ng matanda, para bang nagbago ang tingin at pakiramdam niya sa kanyang ama. Kahit pa nga noon ay hindi niya naibigan ang ginawa sa kanya. Ngunit ngayon nga ay waring nabaligtad ang lahat. Sapagkat gustong gusto na ni Ashley ang mga simpleng pagsulyap sa kanya. At isang gabi, habang nasa kasarapan ng tulog ang lahat, ay biglang naalimpungatan si Ashley. Dahil doon ay saglit niyang nilingon ang buong paligid ng kanyang silid, subalit wala naman itong nakitang kakaiba. Dahil sa sanay matulog ng mailaw ang babae, kung kaya't tanaw na tanaw ang kagandahan nito sa kama. Sandali pa, magbabalik na sana sa pagtulog si Ashley, ngunit bigla itong nahinto na hindi sinasadyang mapadapo ang kanyang kanang kamay sa hinaharap. Hanggang sa sumagi sa kanyang isipan ang eksenang kanyang nasaksihan. Muli niyang sinariwa ang mga kaganapang iyon. Ilang minutong nakadapa si Ashley sa kama bago ito bumangon at nagsuot ito ng robe. Lumabas ito ng kanyang silid upang magtungo sa CR na halos katapat lang ng pintuan ng silid ng kanyang ama. Kaya naman nang papasok na ito ay saglit siyang napahinto habang nakalingon sa pintuan ng silid ng kanyang ama. Subalit ganun pa man ay nagpa siya pa rin itong pumasok ng banyo at maglinis ng katawan.
Sadyang napakalinis ni Ashley sa kanyang katawan kahit pa nung dalaga pa ito. At habang naglilinis ito ay buo na ang kanyang loob na handa na siyang maganap muli ang dating nangyari sa kanila. At isang araw ng Sabado, isang tawag ang natanggap ng yaya ng bata. Tawag na dala ang isang masamang balita. Ito ay tungkol sa ina nito. Sa yaya ay agad na ipinaalam ang isang insidente kung saan ay na-heat stroke ang ina nito. Kaya naman ng umagang iyon ay agad na kinausap ng nasabing yaya ang among si Ashley upang dito ay magpaalam na kailangan niyang umuwi ng probinsya. Agad namang naintindihan ni Ashley ang dalagita, kung kaya't agad itong pumayag. At nagpa siya pa si Ashley na ihatid ito ng kanyang ama sa terminal at pinaalalahanan din niya ito na huwag masyadong isipin ang bata at siya na muna ang bahala dito. At nang magkaganon nga, bago magtanghali ay inihatid na ni Mang Danilo ang dalagita. Habang tinawagan naman ni Ashley ang isa sa mga tao niya sa pawn shop na ito na muna ang bahala at hindi na muna ito papasok. At nangyari nga ay buong maghapon nag-alaga ng kanyang anak si Ashley habang inabala naman ni Mang Danilo ang sarili sa mga gawaing bahay. At kinahaponan, pagkatapos ng hapunan ng mag-ama, pumasok na sa kanyang silid si Mang Danilo. Ito ay hindi niya maiwasang gunitain ang mga tagpo sa pagitan niya at ng mag-inang Elisa, Helen at Lara, kung saan nga ay lubos siyang nasiyahan sa mga ito. At sa paggunita nga nito ay hindi maiwasang makaramdam ang matanda. Subalit nasa ganon siyang ayos nang biglang bumukas ang pinto na agad niyang ikinagulat, kung kaya't agad itong napabangon sa pagkakahiga. Anak, ikaw pala. Nagulat naman ako sa iyo. Pasensya na tay kung nagulat ko kayo. Pwede po bang pumasok? Halika, pasok ka. Sa tagpong iyon ay pansamantala nilang napag-usapan ang ina ng dalagitang yaya. Kapwa humihiling ang mga ito na maging maayos ang lagay ng ina nito. Hanggang ang usapang iyon ay nauwi sa pamilya ni na Mr. George at Mrs. Elisa. Tay, namimiss niyo na po ba si Mrs. Elisa at ang pamilya niya? Ang totoo anak, oo. Nakita mo naman kung gaano sila kabait at tunay na kaibuti. Kaya kahit sino mang maninilbihan sa kanila, eh hindi sila basta-basta makakalimutan. Maya-maya pa ay sandaling tumahimik si Ashley na agad namang napansin ng ama. Bakit anak? May problema ba? Mula naman ho tay. May naisip lang po ako at ibig ko rin sanang itanong sa inyo. Bakit? Ano yun? Eh tay, maitanong ko lang. Namimiss nyo rin po ba ang nagaganap sa inyo ni na Helen at Lara? Bigla namang nagulat si Mang Danilo sa tanong na iyon ni Ashley. Dahilan kung bakit hindi ito agad nakasagot sa anak. Dahil doon ay tuluyan ng naglakas loob si Ashley at sa ama ay pinagtapat nito ang kanyang nasaksihan. Itay, nakita ko kayong tatlo ng gabing kasal ni na JP at Alexa. Kita kong lahat ng mga nangyari. Ewan ko ho itay, pero naibigan ko ang mga nakita ko. Secret XPG. Sa mga nadinig na iyon ng ama ay hindi niya malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Subalit isa lang ang nasiguro niya sa kanyang sarili. Ito ay hindi niya maikaila na natuwa siya sa mga sinabi ng anak. At habang nasa gitna sila ng sandaling katahimikan, ay pinagmasdan niya ang anak. Sandali pa ay bahagyang lumapit si Mang Danilo at lakas loob din namang nagtanong. Ibig sabihin, kita mo kung paano ko napaligayang magkapatid? Mahina namang tumango si Ashley. Dahil doon ay lalong nagkaroon ng lakas ng loob si Mang Danilo. Kita mo rin kung gaano sila nag-enjoy? Dito ay hindi na nagpigil ang matanda. Saglit pa ay wala nang sinayang na sandali si Mang Danilo. Tulog pa ba ang apo ko? Saad nito nang sandaling kumalas. Oo tay, kaya simulan na ho natin bago pa magising ang anak ko. At muli na nilang ipinagpatuloy. Maya-maya nga lamang ay kapwa bagsak na nakahilata sa kama ang dalawa. Kapwa binalot ng nakakabinging katahimikan.
Walang kumikibo at nagsasalita. At ilang saglit lang ay kumilos si Ashley at humarap sa salamin at inayos ang sarili. Pinagmasdan naman ni Mang Danilo ang anak habang nagsusuklay ito ng buhok. Hanggang sa humarap ito sa kanya at ngumiting lumapit. Sige ho, baka hugising na ang apo nyo. Sabi nito at lumabas na ng silid. Sa pagkaiwang mag-isa ni Mang Danilo ay hindi nito lubos maisip na mangyayari ang lahat ng iyon sa kanila. Gayunpaman ay masayang masaya naman ito dahil hindi na niya kailangang mangamba. Hanggang sa makatulog ito habang nasa ganon siyang pag-iisip tungkol sa kanyang anak na si Ashley. Kinabukasan, makaraan ang tagpo sa pagitan nila. Lumabas si Mang Danilo mula sa kanyang silid at dumiretso ito sa may kusina. Doon ay nadatnan niya si Ashley na nakatalikod sa kanya habang nag-aayos ito ng kanilang agahan. Sa pagkakita ni Mang Danilo ay bigla itong nakadama ng pagkailang kung kaya't mahina nitong binati ang abalang anak. Good morning, anak! Bahagya pang nagulat sa ama si Ashley sabay ang pagharap nito. Gising na po pala kayo, Tay. Halina ho kayo at tamang-tama at nakahanda na ho ang agahan natin. Bagamat bahagyang naiilang ang ama dahil sa naganap, ay hindi naman ito maiwasang masdan ang anak. Hanggang sa dumiretso ang matanda sa lababo at nagmumog muna ito bago dumulog sa hapagkainan. Dito ay magkasalo ang mag-ama sa agahan nilang iyon habang pinakakain naman ni Ashley ang anak ng Serelac. Ito nga pala, anak. Tungkol nga pala doon sa... At naputol ang sasabihin nito nang biglang sumabat ang anak. Okay lang yun, Tay. Gusto ko rin naman ang nangyari. At nag-enjoy ho ako. Doon ay nakahinga ng maluwag si Mang Danilo at para bang gumaan pa ang pakiramdam nito. At dahil sa araw iyon ng Linggo, ay nagpa siya si Ashley na mamasyal at mamili na rin ng kanilang iba pang pangangailangan. Sumang-ayon naman si Mang Danilo sa gusto ng anak at upang makapag-relax na rin ang mga ito. Bukod doon ay hindi na nila napag-usapan pa ang tungkol sa nangyari sa kanila at pagkatapos ng agahan ay naghanda na ang mga ito. Isang napaka-sexing kasuotan ang isinuot ni Ashley na talagang hindi maiiwasang sulyapan ng sino mang lalaki. Napapangiti na lamang si Ashley sa tuwing makikita niya ang ama na nakatitig sa kanya. At nung araw na iyon ay ginugol nila ang kanilang oras sa pamamasyal at pamimili. Magdidilim na nang magpa siya silang umuwi na. Tay, sa totoo lang, sa nangyari kahapon, noon ko lang naunawaan kung bakit ganun na lamang kahumaling sa'yo ang magkapatid na sina Helen at Lara. Sa totoo lang din, anak, di ako makapaniwala na muli kita makakasalo. Kakaiba pa dun, usang loob at nagustuhan mo ang lahat. Di tulad doon na... At pinutol ni Ashley ang pagsasalita ng ama. Kalimutan na natin ang lahat ng yon, Tay. Ang mahalaga ay ang ngayon at hindi ang nakalipas na. Pero Tay, kung alam ko lang na ganun kaligayang dulot nito, hindi na sana tayo mantok sa ganung pangyayari. Pero hindi pa naman huli ang lahat, di ba, Tay? Hindi naman mapakali sa pagmamaneho ang ama dahil sa ginagawa ng kanyang anak. Kaya naman sinabihan nito ang anak na humanda ito pag-uwi. At nangyari nga nang tuluyan ng makauwi ang dalawa ay inilapag ni Ashley ang tulog na nitong anak sa crib nito. Habang diretso naman sa kusina si Mang Danilo at doon ay nilapag niya ang lahat nilang pinamili. At siya namang bulwag ni Ashley at dumiretso sa rep upang kumuha ng inuming tubig. Dahil doon ay nilapitan ni Mang Danilo si Ashley at mula sa likod ay inakap niya ito habang nakabukas ang kanilang refrigerator. Hanggang sa di na nakontento ang matanda at tuminto ito na siya namang kinabitin saglit ni Ashley. At nagtungo ang dalawa sa lamesa o hapagkainan at doon ay nagpatuloy. Habang nakatingin sa isa't isa na kung saan ay namumungay na ang mga mata ni Ashley. At habang nasa ganon silang ayos, ay nilingon ni Ashley ang anak sa crib at kita niyang tulog na tulog pa rin ito.
At dahil doon ay sinenyasan na niya ito na simulan na nila ang mismong laban. Naikinangiti naman ito. Pagkaraan ng mga naganap, pagamat alam niya na maaari siyang magbuntis, ay tanggap naman niya iyon. Sa katunayan nga ay mingiti ang labi nitong sinasariwa ang mga pangyayari at tulad ng nasabi niya sa kanyang sarili, handa siya sa kung ano ang naisin ng kanyang ama. Sa kadahilan ng noon niya lang naranasan ang ganon. Sa pagdaan ng mga araw sa loob na muli nilang pagsasama, naging paulit-ulit ang ganon nilang tagpo. At sa pagkakataong ito, madalas ay hindi na nila iniisip pa ang mag-ingat kung makabuo man. Isang umaga ay naalimpungatang bigla si Ashley at ang una nga niyang naramdaman ay ang pagduduwal nito. Kaya naman agad itong tumakbo sa CR at doon ay panay nga ang pagduduwal niya. Kinabahan man ng bahagya si Ashley sa isiping nagdadalang tao na ito, ngunit iyon naman ay inaasahan na ng babae. At dahil dito ay agad niyang kinausap ang ama at ipinagbigay alam niya dito kung ano ang kanyang nararanasan. Inihayag nito sa ama na nararanasan niya ang mga senyales ng pagdadalang tao. Kaya naman upang makatiyak ang dalawa ay kumonsulta ang mag-ama sa doktor ni Ashley hanggang sa di nagtagal ay nakumpirma nilang buntis si Ashley. Dahil doon ay bahagyang kinabahan si Mang Danilo at nag-aalala sa maaring isipin ng ibang tao. Kaya naman masinsinang pinag-usapan ng dalawa ang kanila ngayong sitwasyon. Napag-usapan ng mga ito kung papaano nila haharapin ang sitwasyon. Sapagkat alam ng matanda na hindi maiiwasang maghinala ng iba. Subalit agad namang pinakalma ni Ashley ang ama at may naisip na itong dahilan upang hindi sila mapaghinalaan. Palilitawin ni Ashley na nabuntis siya ng bago niyang karelasyon. Ngunit nang malamang buntis siya ay agad itong naglaho. Sa madaling salita ay tinakbuhan siya at pinagkailang hindi kanya ang bata. Kaya ayaw siya nitong panagutan. Mas nanaisin pa ni Ashley na magmukha siyang disgrasyada sa mata ng iba kaysa malaman ng marami ang tunay nilang sitwasyon. Dahil dito ay sumang-ayon si Mang Danilo at ito rin ang dahilang ibinungad niya sa pamilya ni na Mr. George at Mrs. Elisa nang kanilang malaman ang pagbubuntis na iyon ni Ashley. Agad namang napaniwala ni na Mang Danilo ang pamilyang iyon. Gayon din naman sa pamilya ng kanyang kumparing Reynaldo. At nangyari nga, nagawa nga nilang mag-ama na papaniwalain ang lahat sa kanilang ginawang palabas. Kaya naman dahil doon ay nakahinga ng may kaluwagan ang matanda. At sa paglipas pa ay higit pang lumalaki ang tiyan ni Ashley, kasabay ng pagkasabik nitong maisilang ang kanilang anak. Sa sitwasyon ni Ashley ay kung todong alaga naman si Mang Danilo. At dahil sa pagdadalang tao ni Ashley ay pansamantalang nahinto ang kanilang mga kinagawian, pagkos ay iningatan ni Mang Danilo ang anak. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, buwan hanggang sa tuluyang maisilang ni Ashley ang sanggol. Doon ay masayang binisita ni na Mr. George at asawa nito na si Mrs. Elisa ang mag-ama sa bahay nito at tuwang-tuwa ang mga ito pagkakita sa sanggol. At di nagtagal ay nagbalak ang mag-ama na pabinyagan ang kanilang anak at ibig ni Ashley na ganapin iyon sa kanilang probinsya upang nang sa ganon ay mabisita na rin niya ang kanilang naiwang tahanan. Agad namang sinang-ayunan ito ni Mang Danilo at tuloy ay makapagplano na rin ang mga ito na maipaayos ang bahay na iyon sa kanilang probinsya. At hindi nagtagal ang plano ngang iyon ay naisakatuparan. Masayang dumating sa probinsya ang mag-ama kasama ang dalawang bata. Doon ay masayang sinalubong ng mag-asawang Reynaldo at Lorraine ang dalawa maging ang mga bata. Agad na kinarga ni Mrs. Lorraine ang sanggol at tunay na masaya ito. Pagdalay pumasok na ang mga ito sa loob ng bahay ng mag-asawa. Doon ay ipinahiyag ni Mang Danilo ang plano ng anak na pabinyagan ang sanggol
at ipaayos ang kanilang tahanan. Masaya naman si Mang Reynaldo dahil nakikita niyang maayos ng muli ang mag-ama at panay naman ang pangungumusta ng mag-asawa kay Ashley. Sa mga oras na iyon ay napansin ni Mang Danilo na tila wala si Carmina at agad niya itong inusisa sa kanyang kumaring Lorraine. O nga pala, Mare, di ko ata nakikita si Carmina. Naku, pare, pasensya ka na at hindi ka namin naabisuhan. Kinasal na ang inaanak mo. Tama, pare, kinasal ang inaanak mo kasi may laman na pala ang tiyan. Ngayon, kung di siya magpapakasal sa nobyo niya, maaaring matanggal siya sa pagiging guro nito. Kaya nagpakasal muna pasamantala sa uwes ang dalawa. Sa pagkadinig na iyon ni Mang Danilo sa mag-asawa, ay agad itong kinabahan sa kadahilan ng naalala niya na hindi sila nag-ingat nung huling may mangyari sa kanila. Ngunit sa kabila noon ay sabik naman itong makita ang inaanak, maging ang anak nito, at upang nang sa ganon ay makumpirma niya sa inaanak ang tungkol sa bata. Ibig niyang malaman kung kanino ang batang iyon, kung sa kanya ba o sa nobyo talaga nito. Kasabay ng pag-iisip ni Mang Danilo, ay tuloy naman ang usapan ng tatlo ni na Mang Reynaldo, Mrs. Lorraine at Ashley patungkol sa plano nitong binyagan at pagpapaayos ng kanilang bahay. At nangyari nga sa probinsyang iyon ay waring nanibago si Ashley nang ito nga ay nasa loob na ng kanila mismong tahanan. Dito ay isa-isang binisita ni Ashley ang bawat sulok ng kabahayan. Banyo, kusina, salas at ang dalawang silid. Una niyang pinasok ang kwarto ng kanyang mga magulang. Sunod nun ay pinasok naman niya ang kanyang silid kung saan nakahiga sa kama ang bunso niyang anak na natutulog. Naupo ito sa gilid ng kama habang inililigid niya ang kanyang mga mata hanggang sa mapukaw ang kanyang mga mata sa luma niyang aparador. Mula doon ay tumayo ito at binuksan ang nasabing aparador. Doon ay nakita niya ang mga luma niyang kasuotan na naiwan nang siya ay maglayas o lumayo. Hanggang sa makita niya ang isang damit na kamiseta na may kanipisan. Kinuha niya iyon at muling naupo sa gilid ng kama at pinagmasdan ang hawak na kamiseta. Nang mga oras na iyon ay abala naman ang ama nito na nililibang ang apo sa labas habang nakikipagkamustahan ito sa mga kapitbahay. At mula sa pagkakaupo ni Ashley sa loob ng silid nito, habang hawak nga ang kamisetang iyon, dito ay dagli ang sumagi sa isipan ni Ashley ang pangyayaring nagdulot ng galit niya noon sa kanyang ama. Dahil ang kamisetang kanyang hawak ang suot niyang gabing mangyari ang hindi niya inaasahan. At dito na nariwa sa kanyang alaala ang mga kaganapan ng nakaraan. Maghahating gabi na nang makarating sa bahay si Mang Danilo galing sa pakikipag-inuman. Bagamat nakainom ito, ngunit hindi naman ito masasabing lasing na lasing. Tahimik ang buong kabahayan nang pumasok ito at dumiretso ito sa kusina at saglit na nagtimpla ng kape. Habang humihigop ito ng kape ay naalala niya ang yumaong asawa. Kung papaano siya nito inaasikaso sa ganong sitwasyon. Ang pag-aalala niya sa kanyang yumaong asawa ay humantong sa kung papaano siya pinaliligaya sa gabi at kung papaano rin niya ito pinaliligaya. Dahil doon ay unti-unting nakadama si Mang Danilo nang hindi inaasahan. Kaya naman dahil dito ay napapailing na lamang siya dahil alam niyang wala naman siyang magagawa sa nadarama. Hanggang sa maubos niya ang kaping iyon at iniwan niya sa lababo ang basong ginamit. Sa puntong iyon ay papasok na sana siya sa kanyang kwarto nang maisipan nitong silipin munang saglit ang anak na mahimbing na natutulog. Subalit sa pagsilip nito ay nagulat at natigilan siya sa tumambad sa kanya. Si Ashley na mahimbing na natutulog, nakalilis ang laylayan ng suot nitong kamiseta kaya naman sa tulong ng liwanag ng ilaw sa poste na tumatama sa loob ng silid ay tanaw na tanaw ni Mang Danilo. Hindi na niya namalayan na nakapasok na ito sa loob ng silid. Dito ay marahang naupo ang matanda sa gilid ng kama at muling pinagmasdan.
at dahil sa nasasaksihan ni Mang Danilo ay lalo itong hindi nakapagpigil. At sa di inaasahan ay biglang naalimpungatan si Ashley. Tay, ano kong ginagawa nyo? Shhh! Saglit lang, pagbigyan mo na ako. Secret XPG. Dito ay pumapalag na si Ashley at pilit na inaalis ang kamay sa kanyang bibig. Subalit ibinigay naman ni Mang Danilo ang kanyang lakas upang hindi ito magtagumpay. Pagbigyan mo na ako, sandali lang to. Walang ibang magawa si Ashley kung hindi ang sikaping maitulak ito. Dahil doon ay umiyak na lamang ito at isiping napakasamang panaginip lang ang nagaganap. Kasabay niyon ay ang nararamdaman niyang galit sa ginawa sa kanya. Ngunit pagkaraan nga lamang ng ilang segundo ay dagli ang natauhan ang matanda. Dahil dito ay agad na lumabas ng silid si Mang Danilo at nagtungo ito sa kanyang silid. Kinuha naman ni Ashley ang kumot habang patuloy itong umiiyak. Ashley, anak! Ito ang salitang bumasag sa paggunita ni Ashley sa nakaraang kaganapan sa loob ng silid na iyon kung saan siya naroon. At dito na siya natauhan at agad na kinubli ang kamisetang kanyang hawak. Pagdalay, tumayo ito at lumabas ng nasabing silid. At nakita ang ama na karga ang panganay niyang anak. Anak, sasamahan ka raw muna ni Tito Reynaldo mo para tignan ang magiging venue sa binyag ng apo ko. Tamang-tama kasi, wala akong ginagawa. Tsaka baka mapakiusapan pa natin na makakuha ng discount. Ganun po ba? Sige po, Tio Reynaldo. Kayo na ho ang makipag-usap sa may-ari. Mabuti pa eh, bakit na kayo? Tako na muna ang bala sa mga bata. O nga pala pare, pinakausapan ko nga pala ang mari mo. Natulungan ka sa mga bata. Alam mo naman yung mari mo, sapik sa apo yun. Ganun ba? O siya, sige. Tumuli na kayo pare at mag-ingat kayo. At sandali pa nga ay dito na tumuloy ang dalawa ni Mang Reynaldo at Ashley habang naiwan namang mag-isa si Mang Danilo. Subalit hindi nagtagal ay dumating ang kumare niyang si Mrs. Lorraine na maikling short lang ang suot. Naikinagulat naman ni Mang Danilo. Dito ay magkatuwang ang dalawa sa pag-aasikaso sa mga bata. At habang tumatakbo ang oras ay halos sabay na nakatulog ang dalawang bata. Doon ay inihiga nila ang mga ito sa kama sa silid ni Ashley at sabay na lumabas at saglit na nagkwentuhan. Masaya ang ginang dahil sa muling nagkasundo ang mag-ama. At habang nag-uusap ang mga ito ay nakatitig naman si Mang Danilo kay Mrs. Lorraine. At dahil doon ay unti-unting nakakadama si Mang Danilo. Dahil doon ay kumilos na ang matanda at tinabihan ng upo sa sopa na yari sa kawayan ang ginang. Pare, kinakabahan ako. Baka dumating na si na Reynaldo. Huwag kang mag-alala, Mare. Mamaya pa yung mga yun. May dadanan pa sila. Tungkol naman sa pag-aayos nitong bahay, kaya matatagalan pa yun. Namiss ko talaga to, pare. At ngumiti naman si Mang Danilo. At maya-maya pa ay dito na inihiga ni Mang Danilo ang kumare sa sopa at doon ay wala nang sinayang na sandali ang matanda. Makalipas ng tagpong iyon ay agad na sinabihan ni Mang Danilo ang kumare niyang si Mrs. Lorraine na maglinis na. Dahil nag-aalala ito na baka bigla silang abutan ng asawa't anak sa ganoong ayos at tiyak na problema ang kahaharapin nilang dalawa. At sinilip ni Mang Danilo ang dalawang bata at dito ay nakita niyang gising na ang apo ngunit nananatili lang itong nakahiga. At sunod niyon ay siya namang naglinis ng kanyang sarili. Tiniyak naman ni Mrs. Lorraine na malinis ang salas at sinigurong walang makikitang anumang bakas. Pagkaraan ng naging tagpo sa pagitan ni Mang Danilo at kumare nitong Mrs. Lorraine, kung saan ay walang kaalam-alam si Mang Reynaldo at Ashley, ang binyagan ay sumapit at ito'y dinaluhan ng mga kapitbahay at ilang kamag-anak at kaibigan. Nandoon din naman ang pamilya ni na Mr. George at Mrs. Elisa na bumiyahe pa mula Maynila dahil ang isa sa anak nila na si Helen
ay isa sa mga ninang ng bata. Doon ay naipakilala rin ni Mang Danilo sa kanyang kumpare at kumare ang pamilyang kanyang naging amo. Kaysaya ng araw na iyon para sa mag-amang Danilo at Ashley. At talaga nga namang kinagiliwan nila ang nasabing sanggol. At maya-maya pa nga sa gitna ng kasiyahan ay dumating si Carmina kasama ang asawa at anak nito. At nang ito nga'y makita ni Mang Danilo ay saglit itong natigilan at natahimik na pinagmasdan niya ang bata na karga ng ama nito. Dito ay masayang sinalubong ni Ashley ang kababata at matalik na kaibigan. Habang waring nakatulala naman ang matanda, natauhan lamang ito nang biglang magsalita sa kanya ang kaibigang si Mang Reynaldo. Pare! Basag nito sa pagkatulala ng kaibigan. Ah, pare! Halika pare, at ipapakilala kita sa manugang ko, at syempre sa apo ko. Pagkaraan nun ay sabay nilang nilapitan ang mag-asawa at doon ay pinakilala ni Mang Reynaldo ang kaibigan sa kanyang manugang. Masayang nagkwentuhan ang mga ito. Habang hindi maiwasan ni Mang Danilo na pagmasdan ang bata at waring ito'y nakikiramdam sa dinatawag nilang lukso ng dugo. Sa gitna ng mga tagpo at kasiyahang iyon ay nakakita ng pagkakataon si Mang Danilo na kausapin ang inaanak nitong si Carmina patungkol sa bata. Nagtungo ang mga ito sa isang sulok sa di kalayuan. Pansin ni Carmina na waring kabado at seryoso ang matanda. Kita niya rin sa mga mata nito ang pag-aalala. Kaya naman dahil dito ay agad niyang nakuha kung ano ang pakay ni Mang Danilo. Carmina, may ibig lang sana akong itanong at malaman. Ano, tungkol sana ito sa bata. Sa anak mo? Sa anak ko ho. Iniisip niyo po ba, Ninong, kung anak ko siya sa'yo? Yun po ba ang inaalala niyo? Alam mo namang noong huling tayong nagkasama, di ba? Alam mo rin na hindi tayo nag-iingat. Hindi po ako nakakalimot, Ninong. Alam ko naman po lahat yun. Ninong, nag-aalala po ba kayo na baka anak niyo siya? At mahinang tumango ang matanda at bagyang ngumiti naman si Carmina. Ninong, wala naman po kayong dapat na ikabahala. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Hindi niyo ho siya anak. Maniwala po kayo. Anak ho namin siya ng asawa ko. Bago po mangyari ang huli nating pagsasama, isang linggo na po pala akong nagdadalang tao noon nang hindi ko alam. Kaya Ninong, ipanatag niyo na po ang kalooban niyo at huwag na po kayong mag-alala. Dahil sa mga nadinig na iyon ni Mang Danilo ay nakahinga na ng maluwag ang matanda na tila nabunutan ng tinik sa kanyang lalamunan. At habang nag-uusap nga ang mga ito ay siya namang lapit sa kanila ni Ashley. Dito ay iniwan na ni Mang Danilo ang dalawa na nagpatuloy sa kwentuhan patungkol sa kani-kanilang buhay. Nalungkot naman si Carmina sa sinapit ng kaibigan sa asawa nito at sa lalaking nang iwan sa kanya na ama ng bunso ni Ashley. Subalit tingit sa kaalaman ng guro na pinalabas lang ni Ashley ang pangyayaring iyon upang hindi sila paginalaan. Hayaan mo na, bes. Ganun talaga ang buhay. Hindi lahat swerte ang dumarating. Kadalasan pa nga, kamalasan pa. Kung sa bagay, ang mabuti pa, bumalik na tayo doon. At baka nag-iiyak na yung bunso mo doon. At nagtawanan pa ang mga ito habang sabay na lumakad pabalik sa benyo kung saan umaapaw ang kasiyahan. At habang nagaganap ang lahat ng iyon, dito ay pinagmasdan ni Ashley ang lahat, lalo na ang magkapatid na Helen at Lara. Sinulyapan din naman ito ang kanyang ama. Bagamat wala siyang nakikitang anumang kamunduhan sa mga ito dahil ang lahat ay nakatutok sa bata. Subalit habang nakamasid nga ito, dito ay unti-unti siyang nakakabuo ng desisyon. Isang desisyon na ikalulungkot nila, ngunit naisip din niyang ito'y para sa ikabubuti rin ng lahat. Naisip din ito na habang hindi pa huli ang lahat at hindi patuluyang nagkakaroon ng malaking problema, ay naisip niyang kinakailangan na niyang bitiwan ang desisyong iyon. Kaya naman nagpa siya ito na pagkatapos ng binyagan
ay masinsinan niyang kakausapin ang kanyang ama tungkol sa balak at ibig niyang mangyari. Pagkaraan ng masayang tagpo sa binyagan ng anak nila Ashley at ama nito na si Mang Danilo, dito ay sunod nilang inasikaso ng mag-ama ang pagpapaayos ng kanilang bahay. Kaya naman naging abala ang dalawa habang naiiwan naman sa pangangalaga ni Mrs. Lorraine ang mga bata. Doon ay nagpa siya si Ashley na baguhin ang pwesto ng mga silid at magdagdag pa ito ng isa pa para sa kanilang anak. At dahil sa pagiging abala ng dalawa at dahil na rin sa pansamantala nilang panunuluyan sa bahay ni Mang Julio at Mrs. Lorraine, walang pagkakataon si Mang Danilo na makakuha ng sandali upang muling makapiling ang kanyang anak. Gayong si Ashley naman ay kumukuha naman ng tamang pagkakataon upang maipaalam sa ama ang nais niya o ang balak niya. Hanggang sa nagdaan pa ang mga araw, linggo at buwan hanggang sa tuluyan ng matapos ang bahay. Doon ay nakahanap na ng pagkakataon si Ashley upang kausapin ng masinsinan ang ama tungkol sa plano nito. Kaya naman isang gabi, habang tahimik na at tulog na ang bata, ay dito na niya kinausap ang kanyang ama. Tay, pwede ko po ba kayo makausap? Oo naman anak, tungkol saan ba yan? Huminga pa muna ng malalim si Ashley bago ito muling nagsalita sa ama. Tungkol ho sana sa lahat ng nangyari sa atin at maging sa magkapatid na Helen at Lara. Sa narinig ay waring nakutuban na ng ama ang ibig ng anak. May problema ba anak? Wala naman po, pero yun ho ang ibig kong maiwasan. Ang tuluyan ho tayo magkaproblema. Umayos ng upo at huminga rin ng malalim si Mang Danilo bago muling nagsalita. Sige anak, diretsuhin mo na. Anong ibig mong mangyari? At doon nga ipinaalam ng anak ang balak nito. Itay, ibig ko sanang ihinto na ang lahat-lahat ng namamagitan sa inyo nina Helen at Lara. Hanggat maaari at hanggat maaga pa, matigilan na sana. Ayoko ho na dumating ang araw na magkaproblema dahil hindi po natin masasabi ang susunod na maaaring mangyari. Kaya ngayon pa lang po, dapat na ho natin itong maagapan. Alam ko ho nasisihan kayo sa magkapatid. Pero paano ho itay kung mangyaring sabay nyo silang madisgrasya nang hindi inaasahan? Lalo na ho kay Helen. Alam naman po natin na may asawa ito. Sana po maunawaan nyo ko itay. Dahil para sa atin na rin naman ho ang lahat ng ito. Upang makaiwas po tayo sa anumang eskandalo na maaari nating kaharapin balang araw. Dahil sa mga sinabing iyon ni Ashley, ay waring napaisip dito ang ama. Naisip ni Mang Danilo na may punto ang anak. Lalo pa nga at naranasan na nila kung papaano kahirap itago ang katotohanan patungkol sa anak nila. Kaya naman dahil dito ay umayon na rin ito sa ibig ng anak. Natuluyan ng ihinto ang lahat. Tama ka naman sa lahat ng sinabi mo anak. Sige, hayaan mo at pagbalik natin ng Maynila. Isisikapin kong makausap ang magkapatid upang maipalam ko sa kanila ang planong ito. Salamat itay. Isa pa ho, ibig ko na rin hong bumalik tayo sa normal nating pamumuhay bilang isang normal na mag-ama. Kung yan ang gusto mo anak, sigapin natin ibalik sa dati ang lahat. Secret XPG. At dahil sa unawang ibinigay ni Mang Danilo kay Ashley, ay inakap ng anak ang ama. Isang akap na walang halong kamunduhan, kundi isang akap bilang isang anak na nagpapasalamat ng lubos sa kanyang ama. At nangyari nga pagkaraan pa ng mga ilang araw at linggo, mula sa probinsya ay nagpa siya na ang mag-ama na bumalik ng Maynila. Nagpasalamat ang dalawa kay na Mang Reynaldo at Mrs. Lorraine sa pagtulong na ginawa ng mga ito sa kanila. Pinayuhan din naman ng mag-asawa ang mag-ama na palaging mag-iingat. Hanggang sa tuluyan ng nagbiyahe ang dalawa pabalik ng Maynila. Mula doon ay nagbalik trabaho si Ashley habang ito'y hatid sundo pa rin ng ama na sa pagkakataong iyon ay palaging kasama ang apo at anak. At buhat ng mapag-usapan nilang mag-ama ang balak na iyon ni Ashley ay naging normal ang lahat sa kanila. Wala ni anuman ang sa kanila'y namamagitan. Hanggang sa isang araw ay nagpa siya na si Ashley na siya na mismo ang kumontak sa magkapatid. At nagpa siya itong papuntahin ang mga ito sa kanila
upang doon ay maipaalam na nito ang kanyang plano. Walang pag-aalinlangan naman tumugon ang magkapatid sa paanyayang iyon ni Ashley. Lalo pa nga at inaanak ni Helen ang bunso ni Ashley. At isang araw tulad ng napag-usapan ay dumating sa bahay ng mag-ama ang magkapatid. Masaya naman silang sinalubong ni Ashley ang magkapatid. Na walang ideya sa ipahayag ni Ashley tungkol sa namamagitan sa tatlo ni Namang Danilo, Helen at Lara. Doon ay ipinaghanda pa ang mga ito ng makakain at inumin habang nagsimulang magkwentuhan ang mga ito. Habang ng mga oras naman na iyon ay tahimik lang ang matandang si Mang Danilo at tanging pakikinig lamang ang ginagawa nito sa tatlo. Hanggang sa gitna ng masaya nilang pag-uusap ay biglang naging seryoso ang muka at tinig ni Ashley na siya namang dagli ang nagpatahimik sa magkapatid. Maari ba akong magtanong at huwag niyo sanang ikabibigla? Seryosong tinuran ni Ashley sa dalawa. Napatingin muna si Helen sa kapatid. Ano ba yung itatanong mo? Sagot naman ni Helen. Nilingon saglit ni Ashley ang ama. Gusto ko lang sanang malaman kung gaano nakatagal ang namamagitan sa inyo ng aking ama. Sa nadinig ay biglang namutla ang magkapatid at waring hindi malaman ng mga ito ang kanilang isasagot. Nandoong hindi mapakali si Lara at para bang gusto na nitong tumakbo papalabas ng bahay. Hanggang sa ang panganay na ang unang sumagot sa tanong na iyon ni Ashley. Ang totoo, medyo may katagalan na rin. At nagsimula ang lahat ng yun nang iligtas ako ni Tatay Danilo sa isang lalaking mapangahas. Ang nahihiyang pagtatapat ni Helen. Ikaw Lara. Baling ni Ashley sa dalaga. Ako? Ano? Subalit gumawa ito ng ibang dahilan dahil alam niyang nagsimula ang lahat nang mahuli niya ang kanilang ina at ang matanda. Sa akin kasi, biglaan ang lahat. Masyado kasing mabilis ang mga pangyayari. Dahilan naman ni Lara. Saglit na tumahimik si Ashley na nakamasid sa magkapatid at huminga ito ng malalim. Siguro nagtataka kayo kung paano ko nalaman na may nangyari sa inyo ni Itay. Pero hindi na mahalaga kung paano ko natuklasan. Kaya ko kayo pinapunta dito ay upang linawin ang lahat. Ibig ko sana ihinto na ang lahat ng nagaganap. Napatingin naman ang dalawa kay Ashley pagkadinig ng mga ito. Nangangamba kasi ako na malantad ang sekretong ito sa lahat. Sigurado akong napakalaking iskandalo nito pag nagkataon. Patuloy ni Ashley. Makikita sa mga mata ni Helen at Lara ang lungkot dahil sa ibig mangyari ni Ashley. Batid ng magkapatid sa kanilang sarili na hinahanap-hanap nila ang ligayang hatid ni Mang Danilo. At lubos silang nasisiyahan sa tuwing makakasalo nila ang matanda. Kaya naman ang lungkot nila ay hindi nila maitago ng mga oras na iyon at kapwa na patungo na lamang ang mga ito. Pansin naman ni Ashley ang kalungkutan ng magkapatid dahil sa kanilang mga nasabi. Dahil sa kanyang mga nasabi. Hanggang sa muli itong magsalita sa dalawa. Alam kong hindi nyo naibigan ang mga narinig nyo. Pero ngayon ay hahayaan ko kayo ni Itay na gawin ang gusto nyo sa huling pagkakataon. At mula sa pagkakaupo ay tumayo si Ashley at inaya ang ama na maupo sa gitna ng magkapatid. Doon ay tahimik lang ang tatlo at walang kumikilos habang nasa tapat naman nila si Ashley at nakamasid sa tatlo. Hindi ganun kadali para sa magkapatid ang ibig mangyari ngayon ni Ashley. Waring walang gana ang mga ito kay Mang Danilo dahil nga sa iyon na ang huli. Dahil dito ay nagpa siya si Ashley na tumayo at pumasok sa kanyang silid at hayaan ang tatlo na magkaroon ng pribadong sandali. Naisip kasi ni Ashley na maaaring naiilang lang ang magkapatid sa kanya. At sa salas naman ay patuloy na walang nagsasalita sa tatlo at waring nagpapakiramdaman. Tatay Danilo, seryoso ba si Ashley na itigil na natin ang lahat? May lungkot na tanong ni Helen. Seryoso Helen? Kilala ko ang anak ko. Pag gusto niya, ibig niya yun ang masusunod. Nakakalungkot naman Tatay Danilo.
Alam niya naman kung gaano kami naliligayahan sa'yo. Tapos biglang ito? Malungkot naman na tinuran ni Lara. Sa isang banda, may punto rin kasi si Ashley. Naalala lang niya ang maaaring kainitan ng lahat. Kung sakaling ang malantad, sa publiko ang mga ginagawa nating lahat. Pero nag-iingat naman tayo, di ba, Tatay Danilo? Alam ko, pero... At hindi na nito malaman kung ano pa ang sasabihin dahil maging siya man ay nalungkot din. Subalit dahil sa iniingatan din naman ni Mang Danilo ang samahan nilang mag-ama, kung kaya't umaayon na lamang din siya sa gusto ng anak. At nagpatuloy sa katahimikan ang buong salas na balot ng lungkot habang sa loob ng silid ay patuloy na nakikinig at nakikiramdam si Ashley kung ano na ang nagaganap sa tatlo ng kanyang ama. At habang nakahiga itong katabi ang mga bata, hindi niya namalayang nakatulog na ito ng halos 30 minuto. Hanggang sa bigla itong naalimpungatan. Nilingon niya ang mga bata at tulog na tulog pa rin ang mga ito. Hanggang sa maalala niya ang ama at ang magkapatid. Dahil doon ay bumangon ito at nagtungo sa may pinto. Doon ay dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at marahang humakbang patungo sa salas. Habang papalapit ito ay nakakadinig na siya ng mga tinig ng babae. Agad ay nakutuban na niya kung ano ang nagaganap at sa loob niya ay may pananabik na makita ang tatlo. Hanggang sa sumapit na ito sa may salas at sinilip niya kung ano ang nagaganap. Nang mga sandaling iyon ay hindi na nagulat pa si Ashley at tahimik lang itong nakapanood sa tatlo. Dahil dito, ilang saglit pa ay tuluyan nang di nakatiis si Ashley sa kanyang nadarama. Gayong si Helen ay tuloy pa rin. Di nagtagal ay nagulat ito nang biglang makisalo sa kanya si Ashley. Kaya naman dahil doon ay napahinto siya. Isang napakagandang eksena ang matutunghayan sa salas na iyon ng bahay ng mag-ama na kung saan nga ay kasalo na ng magkapatid si Ashley. Ate, gusto ko magpatuloy ang ganito, please, ate. Ang pakiusap niya kay Ashley na ang ibig sabihin ay huwag nang mahinto ang namamagitan sa kanila ng matanda. Mamaya na natin pag-usapan yan, Lara. Tugon naman ni Ashley. Nag-enjoy ka ba, Lara? Tanong ni Ashley. Sobra, ate. Ang masayang tugon ni Lara. Walang kapantay na ligaya ang nadarama ng bawat isa ng mga oras na iyon. Ligayang hindi na nila ibig pang matapos o magwakas. Dahil kay Mang Danilo lang nila nararanasan ang ganong ligaya na kanila ngayong tinatamasa. Hanggang sa tuluyan ng huminto ang apat at sa pagod at kapwa ay naupo sa sopa. Nag-enjoy ka ba, Tay? Nakangiti nitong tanong sa ama. Sobra, anak. Sobra. Masaya naman itong tugon. At sa pagkaraan nun ay nagsipaglinis na ang mga ito at nagluto na ng panghapunan si Ashley at inaya ang magkapatid na doon na maghapunan bago umuwi. At nangyari nga, habang naghahapunan ang lahat, ay dito na inungkat ni Lara ang ibig mangyari ni Ashley at nakiusap ito na huwag na nitong ituloy pa. Ate Ashley, tungkol sa plano mo, sana ate, huwag mo na sanang ituloy. Hindi namin kaya na hindi namin makapiling si Tatay Danilo. Nakita mo naman, 'di ba, kung gaano kami kasaya ni Ate Helen? Tahimik lang naman si Mang Danilo at Helen at hinihintay ng mga ito kung ano ang itutugon ni Ashley. Huminga muna ng malalim si Ashley at tumingin sa tatlo. Sige, hindi ko na itutuloy. At masaya ang tatlo sa nadinig, lalo na si Mang Danilo. Pero may kondisyon. Una, syempre sekreto lang ang lahat. At isa pa, para maiwasang madisgrasya ang sino man sa atin. Tay, gigamit ka ng pangontra. Para sa seguridad na rin nating lahat. Para hindi ho tayo magkaproblema. Pwede po ba yun, Tay? Naintindihan ko, anak. Huwag kang mag-alala. Maingat magtago ng sekretong itong magkapatid. Subukan na yan. Sa puntong iyon ay tumayo si Lara at lumapit kay Ashley at mula sa likuran ay umakap ito dito upang magpasalamat. Thank you, Ate Ashley. Thank you.
Masaya nitong pagpapasalamat at tinalikan pa nito si Ashley. Basta ang gusto ko, masusunod lahat ng sinabi ko. Okay ba yun? Tugon nito kay Lara. Sure ate, promise. Sa atin-atin lang lahat to. Nakangiti niyang tugon. Hanggang sa masayang nagpatuloy ang apat sa kanilang paghahapunan na waring isa ng pamilya. At kay Mang Danilo naman ay nag-iisip na rin ito sa kung ano ang gagawin niya sa kanyang kumaring si Mrs. Lorraine at inaanak niyang si Carmina. Kung ihihinto na ba niya ang kanilang ugnayan. Dahil nandoong nag-aalala ito kung malaman ng anak ang tungkol dito, ay baka hindi na nito kayanin at muli itong magalit sa kanya at mahinto pa ang sa kanilang apat. Kaya naman nag-isip na ito sa kung ano ang kanyang magiging desisyon para dito. At sa paglipas pa ng mga araw, ay nagbalik sa mga karaniwan nilang mga gawain ang lahat. At si Mang Danilo, nakapag pa siya ito na tapusin na nito ang ugnayan sa kumare niyang si Mrs. Lorraine at inaanak nitong si Carmina. At makontento na lamang ito sa kanyang anak at sa mag-iinang Elisa, Helen at Lara. Kaalinsabay din naman niyon ay naisip niya rin ang kumpare niyang si Mang Reynaldo. Dito ay nakadama rin ng awa si Mang Danilo sa kaibigan at sa sarili ay nasabing sapat na ang ginawa nila ng kumare niya bilang gandi. Nandoon ding naiisip niya na kung aksidenteng malaman ni Ashley ang tungkol sa kanya at sa mag-ina, iniisip niyang baka hindi na kayanin ng anak at muli siyang magkaproblema dito at hindi na siya mapatawad pa nito. At gayon din, posible ring magkaproblema din siya sa mag-iina ni na Mrs. Elisa. Kaya naman, doon nga ay tuluyan na siyang nagpasya habang hindi pa nga nahuhuli ang lahat. Samantala, sa tahanan ni na Mrs. Elisa, isang umaga sa loob ng silid ni Lara, ay agad na sumagi sa kanyang isipan ang mga naging tagpo nilang lahat. Dahil dito ay agad na nakadama ang dalaga. Anak Lara, gising na, may pupuntahan pa tayo. Sige po ma'am, bababa na po. Nanatili muna itong nakaiga sa kama at nag-iisip kung itutuloy pa ba nito o hindi na. At mas naisip nitong gawin na lamang niya iyon pag uwi. Kaya bumangon na ito. Pagdating nito sa kusina ay humalik ito sa kanyang ina at sunod ay lumapit ito sa ama. Hanggang sa inaya na ang dalaga at dumulog na sa hapagkainan. At habang tahimik na kumakain ang mga ito, ay biglang naisip ni Lara ang kapatid nitong si Helen. Iniisip nito kung ipapaalam ba niya ang sekreto nilang tatlo ng kanyang ina at ama. Subalit natatakot din naman ito na baka hindi matanggap ng kapatid. Subalit naiisip niya na kung matatanggap ni Helen, ay mas magiging maluwag ang kilos nila sa loob ng bahay na iyon. Mas malaya, kaya naman mas masaya. Kaya naman, habang kumakain ito, ay patuloy na nag-iisip sa kung tama bang ipaalam niya o panatilihin na lamang na isang sekreto. Ngunit bigla niyang naisip ang relasyon ni Mang Danilo at Ashley kung gaano kalaya ang mga ito at natunghayan niya na mas tumibay ang kanilang samahan. Dahil dito ay tuluyang nakapagpasya si Lara na ipaalam na kay Helen ang sekreto nilang tatlo. Subalit kailangan niya lamang gawin ay dahan-dahanin upang hindi mabigla ang kapatid. At sa patuloy na paglipas ng mga araw ay nagplano si Lara na sadyaing magtungo kay Helen. Dito ay kinamusta niya ang kanyang mga pamangkin at masaya pang nagkwentuhan ang dalawa. Dito ay hindi maiwasang mapag-usapan ang tungkol sa mag-ama at inamin ni Helen na nag-enjoy siya sa kanilang ginawa. Gayon din naman si Lara na walang pag-aalinlang ang umamin sa kaligayahan niya. At sa puntong iyon ay dito na nakakuha ng pagkakataon ang dalaga upang ipagtapat na sa kapatid ang lihim. Sa umpisa ay huminga muna ng malalim ang dalaga bago seryoso itong nagsalita kay Helen. Ate, may sasabihin sana ako sa'yo. Sana huwag ka mabibigla sa ipagtatapat ko sa'yo. Bakit? Ano ba yun? Kasi ate,
Sina Daddy at Mommy kasi. May nangyari din kasi sa aming tatlo. At dahil doon ay napatulala si Helen dahil sa pagkagulat nito. Hindi makapaniwala si Helen sa mga nadinig nito sa kapatid. At paulit-ulit niyang nilinaw kay Lara ang lahat ng sinabi nito. Seryoso ka ba, Lara? Kailan pa? May katagalan na rin ate. At alam din ni Tatay Danilo ang lahat ng yun. Katunayan nga niyan eh. Kasama rin dun si Tatay Danilo. Waring naguguluhan ngayon si Helen sa kadahilanang ang pagkakaalam niya lamang ay si Mang Danilo ang nakakasama ng kapatid. Ngunit ngayon ay pati pala ang kanilang ina. Dahil sa naamin na ni Lara sa kapatid, ay sinabi na rin ito dito kung papaanong nagsimula ang lahat. Habang tahimik na nakikinig si Helen. Hanggang sa muling magulat si Helen sa sunod na tanong ng dalaga. Ate, pwede ka bang sumali? Ha? Tayo ni na Mommy at Daddy. Hindi ba mas masaya kung open na tayo sa kanila? Tulad ni na Tatay Danilo at Ate Ashley. Ewan ko, Lara. Naguguluhan pa ako at di ko alam kung kakayanin ko. Sige na, Ate. Paraan na rin to para mas gumanda pa ang ating mga samahan, di ba? Sa puntong iyon ay naisip din ni Helen na mas gaganda ang kanilang samahan. Ngunit hindi pa rin niya malaman sa sarili kung kaya ba niya itong gawin. Pwede ba, Lara, pag-isipan ko muna ang bagay na yan? Naguguluhan pa kasi ako. At sinangayunan naman iyon ni Lara. At buhat nga ng ipagtapat ni Lara kay Helen ang katotohanan tungkol sa kanyang ama at ina, dito ay hindi niya maalis sa kanyang isipan kung ano ang kanyang gagawin, kung papayag ba siya sa ibig ng dalaga. Kaya naman dahil doon ay balak niyang makipagkita sa mag-amang Mang Danilo at Ashley upang kumonsulta kung pagbibigyan ba niya ang kapatid o hindi. Dahil sa planong iyon ni Helen na pagkonsulta, dito ay matutuklasan na rin ni Ashley ang tungkol sa kanyang ama at kay Mrs. Elisa na tunay na ikagugulat niya. At nangyari nga pagkaraan ng ilang araw na pag-iisip ni Helen patungkol sa plano ng kapatid. Tuluyan nga nitong pinuntahan ang mag-ama sa tahanan ng mga ito upang isangguni ang balak ni Lara. Wala namang kaalam-alam si Ashley na may matutuklasan pa ito sa kanyang ama. At ito nga ay ang pagkakaroon din naman ng ugnayan ng ama kay Mrs. Elisa. At ang araw nga ay sumapit at sa tahanan ng mag-ama si Helen ay dumating. Agad siyang sinalubong ni Ashley na karga ang bunsong anak at agad siya nitong pinatuloy. Doon ay masayang nagkwentuhan pansamantala ang dalawa at kamustahan hanggang sa makaharap na nila ang matanda na si Mang Danilo. Saglit pa nga niyon ay wala nang sinayang na oras si Helen at sa mag-ama ay lakas loob niyang ipinahayag ang planong iyon ng kapatid na si Lara. Doon ay bahagyang nagulat si Ashley sa kadahilanang may nagaganap din pala sa pamilya ng kumare. Subalit lalong ikinagulat ni Ashley nang maikwento na ni Helen kung papaano nagsimula ang lahat. At dito ay tuluyan nang nabanggit ang ina na siyang unang nakasama ni Mang Danilo, sunod ang dalagang si Lara, hanggang sa makasalo na ang ama nito na si Mr. George. Waring napatulala si Ashley sa lahat ng nadinig niya at agad namang ipinaliwanag ni Mang Danilo sa anak ang tulong na kanyang nagawa kay Mr. George. Inilantad nito sa pamamagitan ni Mrs. Elisa ay nanumbalik ang sigla ng asawa. Dahil doon ay napahinga na lamang si Ashley sa lahat ng kanyang mga nadinig. Hanggang sa pinayuhan na lamang ni Mang Danilo si Helen na wala namang mawawala kung susubukan nito o maaari din naman niyang tanggihan. Subalit ang bili ni Mang Danilo, kung tatanggihan ito ni Helen ay panatilihin itong lihim ang natuklasan sa kanyang kapatid at mga magulang. At sa puntong iyon ay nakiusap si Helen na kung maaaring kausapin ni Mang Danilo ang kanyang ama at ina patungkol sa bagay na iyon. Gayon din ay sinang-ayunan ito ni Ashley upang higit din itong maunawaan ang lahat
at ibig din itong madinig ang paliwanag ni Mrs. Elisa. At hindi nagtagal ay pumayag naman si Mang Danilo sa ibig ng dalawa at itinakda nila ang araw ng kanilang paghaharap. At makaraan pa nga ng ilang araw, magkasamang nagtungo ang mag-ama kasama ang dalawang bata sa tahanan ni na Mrs. Elisa, kung saan ay nandun din naman ang magkapatid na sina Helen at Lara. Masayang nagbabanding ang mag-anak nang dumating nga doon ang mag-ama. Agad na sinalubong ni Lara ang mga ito ng may pagkagulat dahil hindi niya inaasahan ang pagdating ng ama, hanggang sa magkaharap na nga ang lahat. Sa puntong iyon ay masayang nagkwentuhan at kamustahan ang lahat habang nilalaro naman ni Lara ang mga bata. Walang kaalam-alam ang dalaga sa magiging takbo ng usapan ng lahat. Habang tahimik lang naman si Ashley na nakikinig sa kwentuhan, hanggang sa dito na naglakas ng loob si Mang Danilo sa mag-asawa. Sa simula ay huminga muna ito ng may pagkalalim bago nito sinumulan ang tunay na pakay. Sir George, Ma'am Elisa, may gusto sana akong ipagtapat sa inyo at sana'y manatili sana kayong kalmado. Ano ba yun, Kuya Danilo? Tungkol sana to sa ating lahat, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam na ni Helen ang tungkol sa atin, ni na Ma'am Elisa at Lara. Maging ang anak ko si Ashley ay alam na rin ang tungkol sa atin. Biglang natigilan ang mag-asawang George at Elisa, maging ang anak nilang si Lara. Hanggang sa magpatuloy sa pagtatapat si Mang Danilo sa mag-asawa, maging ang balak ni Lara na makasama din sa ama ang panganay niyang kapatid na si Helen, na ang layunin ni Lara ay upang maging bukas ang lahat sa mga nagaganap at higit na pagtibayin ang kanilang relasyong pamilya. At lalong nagulat ang mag-asawa nang ipagtapat din ng matanda ang tungkol sa kanila ng anak na si Ashley. Pagkatapos ng mga paliwanag at pagtatapat na ginawa ni Mang Danilo, ay tumahimik ang buong paligid. Waring di malaman ng bawat isa ang gagawin pagkaraang maihayag ang sa harapan ng bawat isa ang katotohanang tungkol sa kanila. Maya-maya pa ay binuhat ni Lara ang isa sa mga bata at inaya ang iba pa na pumasok sa silid at doon na lamang ipagpatuloy ang kanilang paglalaro. Habang tahimik na tumayo din naman si Mrs. Elisa at nagtungo sa kusina at kumuha ito ng inuming alak upang ma-relax ang lahat. Hanggang sa dito nagsimulang uminom ang lahat at sinubukan ni Mang Danilo na magpatawa at nagtagumpay naman ito. Dahil doon ay naging magaan sa pakiramdam ng lahat ang buo nilang paligid, maging si Ashley ay nakikisabay na rin ng tawanan. Dinig ni Lara buhat sa kanyang silid ang masayang tawanan at biruan ng lahat. Kapwa naman naging magaan na rin ang kanyang pakiramdam. Subalit sa loob din naman niya ay namumuo ang pagkasabik sa kung anong maaaring mangyari sa kanilang lahat. Pagkaraan ng mahigit isang oras, sa inuman nilang iyon ay biglang katahimikan ang nangibabaw sa lahat. Wala ni isa ang nagsasalita at waring nakikipagparamdaman sa isa't isa. At maya-maya pa nga, mula sa pagkakaupo ni Mrs. Elisa, mula sa tabi ng asawa, ay lumapit ito kay Mang Danilo na katabi ang anak na si Ashley. At doon ay walang ano-ano'y hinalikan ang matanda. Nagulat man ang lahat, subalit tahimik lamang silang nakatingin sa dalawa. At habang abala ang dalawa, si Helen naman ay titig na titig sa kanyang ina at kay Mang Danilo. At iyon naman ay napansin ng kanyang ama. Si Helen naman ay hindi na mapakali sa kanyang pagkakaupo. Si Ashley naman ay hindi na mapakali sa kanyang pagkakaupo. Maya-maya pa ay hindi na malaya ni Helen ang pagtabi sa kanya ni Mr. George. Habang si Ashley naman ay salitan niyang sinusulyapan ang dalawang eksenang nagaganap, hanggang sa kumuha na ng tiyempo si Ashley upang makisali na rin. Sa abalang tagpo ng lima, ay tahimik namang nakamasid si Lara. May katagalan na pala itong nakatayo na namumungay ang mga mata.
na alimpungatan ang dalaga ng makaidlip ito. At doon ay agad niyang naulinigan ang mga babae kung kaya't nagpa siya itong lumabas ng silid. At sa pagkasilip niya sa salas ay napangiti ito sa kanyang nabungadan. At iyon nga ang kasalukuyang tagpo ni Namang Danilo. Dahil sa mga eksenang natutunghaya ni Lara ay hindi na ito nakatiis at lumapit ito sa kanyang ina. Bahagya pang nagulat si Mrs. Elisa nang may humawak sa kanya kung kaya't napahinto ito. Napalingon ito sa bunso niyang anak na nakangiti, kaya naman napangiti na rin ito. Dahil doon ay huminto ang dalawa at ngumiti ng sabay sa matanda. Tunay na lunod na ang lahat sa kamunduhan at waring wala ng pakialam pa ang lahat sa kanilang paligid. Pagkaraan nga ng mga naganap na iyon sa dalawang pamilya, doon ay naging masayang lalo ang kanilang samahan. Gayon din naman ay naging masaya at bukas na rin si Helen sa kanyang pamilya. Ang tangi nga lamang niyang iniiwasan ay malaman ito ng kanyang asawa. Kung kaya naman isang napakahigpit na paglilihim at ingat ang kanyang ginagawa. Dahil nga dito ang mga tagpo sa pagitan nilang lahat ay masaya nilang ipinagpatuloy na kung minsan pa ay dinadayo ng mag-asawang George at Elisa ang mag-amang Danilo at Ashley. Habang tumatagal ay higit pang tumitibay ang relasyon ng dalawang pamilya. Kahit pa nga dumating na buhat sa barko ang asawa ni Helen ay nakakagawa pa rin ito ng paraan. At ang dalaga naman na si Lara. Dito ay masaya ang dalaga na tuluyan na itong maging ganap na nurse at kaliwat kanan ang mga manliligaw. Subalit wala pa sa mga ito ang makapasa at kontento pa ang dalaga sa kanyang pamilya at sa mag-ama. Hanggang sa sumapit ang isang kasiyahan. Isang binyagan sa ngayon ay unang anak ni na JP at Alexa. Doon ay dinaluhan ng mga kamag-anak at mga kaibigan ng mag-asawa. Masaya naman ang mag-asawang George at Elisa, maging sina Daniel at Wena. Dahil sa nadagdagan ang miyembro ng kanilang pamilya. Kaya naman walang pagsidlan ng tuwa ang lahat, maging sina Mang Danilo at Ashley kasama ang dalawang bata. Dingid sa kaalaman ng lahat na ang dalawang pamilyang iyon ni Namang Danilo at Mrs. Elisa ay tuloy rin naman ang kasiyahan na siya naman nilang mahigit na inililihim. At sa ganap ngang handaan ay abala ang lahat, lalo na ang mag-asawang JP at Alexa. Kung saan ay isa-isa nilang ini-entertain ang mga bisita. Gayon din naman ang kapwa magulang ng mga ito. Sa gitna nga ng pagiging abala ng mag-asawa, dito ay dagli ang naalala ni Alexa ang gatas at botelya ng anak na naiwan sa kanila. Kung kaya't saglit na ipinaalala ng babae sa asawa ang bagay na iyon. Subalit sa puntong iyon ay hindi naman makaalis si JP kung kaya't mismong si Alexa na ang siyang kukuha. At dahil sa nakakainom naman si Daniel, kung kaya't nagpa siya itong magpasama na lamang kay Mang Danilo na nang mga oras na iyon naman ay hindi umiinom dahil pinagbawalan ito ng anak niyang si Ashley. Agad namang sinang-ayuna ng matanda ang pakisuyo ni Alexa at agad na nagpaalam ang mga ito sa mga bisita upang saglit na kunin ang gamit na iyon ng bata. At nangyari nga ay agad na tumulak ang dalawa sakay ng kotse ni Mang Danilo ay binagtas nila ang daan patungo sa bahay ng mag-asawa. Hindi maiwasang mainis ni Alexa dahil sa dami nga naman ng makakalimutan, iyon pang mahalagang bagay para sa bata ang siyang nakaligtaan. Hanggang sa sumapit ang mga ito sa bahay at dali-daling pumasok si Alexa at Mang Danilo sa loob. Subalit isang pangyayari ang hindi inaasahan. Ito ay nang di sinasadyang madulas sa sahig ng kusina si Alexa at bumagsak itong paupo. Dahil sa napasigaw ito ay agad namang tinungo ni Mang Danilo ang kinaroroonan ni Alexa. At bumulaga sa matanda ang nakaupong napabukaka na si Alexa.
Doon ay agad na tinulungan ni Mang Danilo si Alexa na makatayo at hinawakan niya ito sa tigkabilang gilid kung saan hindi sinasadyang nasapo nito ang bahagi ni Alexa. Ngunit iyon naman ay hindi inalintana ni Alexa at dinadaing nito ang sakit ng kanyang pagkakabagsak. Kaya naman naglakas loob si Mang Danilo na imasahe niya si Alexa upang nang sa ganon ay mawala o mabawasan ang pananakit nito at pumayag naman ang babae. Nagtungo ang dalawa sa may sopa at inalalayan naman ni Mang Danilo si Alexa na nakahawak pa rin sa tigkabilang gilid. Sa sopa ay dumapa si Alexa at waring napatulala pa ang matanda sa magandang hubog ng babae. Secret XPG. Sige na ho, Tatay Danilo. Masahin nyo na ho. Masakit ho talaga eh. Sabi niya na waring gumising sa kamalayan ng matanda. Sige Alexa, relax mo lang ang katawan mo. At sinimulan na nga ni Mang Danilo ang banayad ng pagmamasahin nito. Hindi maiwasan ng matanda na pagmasdan at hindi maikakailang nakakadama na siya dito. Gayong sa venue ay patuloy na abala ang lahat maging si JP na asawa ni Alexa ay abala rin naman sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan at kumpare at kumari nito sa kanyang anak. Wala itong kaalam-alam sa ginagawang pagmamasahe ni Mang Danilo sa kanyang asawa. Si Alexa na nakapikit habang dinadama ang pagmamasahe ni Mang Danilo. Sarap na sarap ito, lalo na ang matanda, na halos hindi na masahe ang ginagawa. Kaya naman mula doon ay naglakas loob na si Mang Danilo. Hindi naman nagpakita ng anumang pagtutol si Alexa. At patuloy lang nitong pinakiramdaman at ang ginhawa. Hanggang sa di nagtagal ay naging mapanghas na ang matanda. At doon ay kumilos si Alexa at biglang nilingon si Mang Danilo at natigilan naman ang matanda. Saglit na hindi kumilos si Mang Danilo. At sa di ano-anoy, biglang ngumiti si Alexa kay Mang Danilo. Tatay Danilo ha, maloko ka pala ha. Nakangiti nga nitong nasabi. Pasensya ka na, Iya. Hirap kasing pigilan pag ganito. Tugon nito at hindi na hinintay pang makasagot ang babae at muli niyang pinagpatuloy ang ginagawa. Tatay Danilo, atin lang dalawa to ha. Pangako sa atin lang to. Bilisan lang po natin at hinihintay tayo doon. Hindi na sumagot pa si Mang Danilo. Doon ay wala nang sinayang na pagkakataon pa ang matanda. Sa venue ay walang alam o idea ang marami, lalo na si JP na asawa ni Alexa sa tagpong nagaganap ngayon sa dalawa. Walang sino man ang nag-iisip na may nagaganap na palang milagro sa dalawa ni Mang Danilo at Alexa. Sa puntong iyon ay biglang tumunog ang cellphone ni Alexa na kung saan ay ang asawa nito ang siyang tumatawag. Ibig mang niyang huwag nang sagutin, subalit naisip niyang baka maghinala ito. Kaya naman inabot niya ang bagay na iyon at sinagot ang tawag ng asawa. Hello, love? Love, asan na kayo? May mga bisitang nagsisuwian. Ganon ba? Pabalik na rin kami. Inayos ko lang yung ibang gamit ni baby. Para pagbalik natin, wala na tayong gaanong ligpitin. Ganun ba? O sige, bilisan nyo ha. Baka wala ka nang maabotang bisita. Okay, sige. Iyon lang at pagkatapos ng pag-uusap na iyon, ay agad na sinabihan ni Alexa si Mang Danilo na kailangan na nilang tapusin. Sige na Tatay Danilo, bilisan na natin. Bumawi ka na lang sa susunod. Natuwa naman si Mang Danilo sa nadinig nito dahil hindi pala iyon ang una't huli. Pagkaraan nun ay mabilis nang kumilos ang dalawa. At makaraan, binitbit ang gatas at botelya ng sanggol ay sabay na lumabas ang mga ito ng bahay. At hindi nagtagal ay sumakay at muling bumalik sa venue ng kapwa masaya at nakangiti. Hanggang sa ang mga ito'y makabalik na nawaring walang nangyari. At doon ay masaya muling hinarap ni Alexa ang mga bisita at gayon din naman ang masayang nakipagkwentuhan at kumain ang matanda.
May pagkakataon pang pasimpleng nagingitian ang dalawa tuwing magtatama ang kanilang mga mata na hindi naman napapansin o nahahalata ng marami. At nangyari nga, naging maayos naman natapos ang binyagang iyon na ang bawat isa ay may ngiti sa labi. Lalo na ang matandang si Mang Danilo na hindi nito sukat akalain na makakasalo niya si Alexa sa araw pa mismo ng binyag ng anak. Sa araw pa mismo ng binyag ng anak nito. At ang pangyayari ngang iyon sa dalawa ay mahigpit niyang inilihim sa lahat, lalo na nga sa anak niyang si Ashley. At sa paglipas pa ng mga araw at taon, ang gawaing iyon ng dalawang pamilya ay nagpatuloy. Waring walang kasawaang pagsasalo at dahil din naman dito ay lalo pang ang tumitibay ang kanilang mga samahan. Hindi na rin sila nagkakahiyaan sa isa't isa kahit pa nga nag-uusap ang mga ito ng bulgaran. Halos naging karaniwan na lamang sa kanilang lahat ang ganong usapan. At si Mang Danilo, isang araw ay nakatayo ito sa may pintuan at tahimik na pinagmamasdan ang dalawang bata. Hindi nito maisip na magkakaanak siyang muli. Subalit wala naman itong pinagsisisihan. Sa halip ay masaya ito, lalo pa nga at nagawa nilang maitago o mailihim sa lahat ang katotohanan. Masaya rin ito dahil sa kahit anong oras ay mapapaligaya na niya ng may laya ang anak nang wala ng pagpupumiglas. Kaya naman dahil dito ay sinunod niya ang ibig ng anak. Gayon din naman ay pinangangatawanan na rin naman niya ang pangako sa sarili na tapusin na ang namamagitan sa kanyang kumare na si Mrs. Lorraine at ang anak nitong si Carmina. Para kay Mang Danilo, sapat na ang mga nagaganap sa pagitan nila at naising makontento na lamang kina Ashley, Helen, Lara at sa ina ng mga iyon na si Mrs. Elisa. Maging ang panghuli na lingid sa kaalaman ng lahat ay si Alexa. At sa isiping iyon ay napapangiti na lamang si Mang Danilo dahil hindi na niya kailangan pang mag-asawang muli sa kadahilan ng nandyan ang mga babaeng anumang araw o oras ay pwede siyang magpakaligaya. At habang nagmumuni-muni si Mang Danilo, isang tinig ang sa kanya ay tumawag, si Ashley. Tay, halina na ho kayo, kakain na ho. O sige anak, susunod na ako. At inaya na ni Mang Danilo ang dalawang bata na huminto na muna sa paglalaro. At doon ay sabay-sabay na pumasok ang tatlo at magkakasamang dumulog sa hapagkainan. Isang masayang tanghalian ang ngayon ngang nagaganap sa tahanang iyon ng mag-ama kasama ang mga bata. Isang biyudo at ama na minsan ay nakagawa ng pagkakamali sa anak. Ngunit ngayon, isa siyang biyudo na nag-uumapaw ang kaligayahan sa piling ng kanyang anak. Kaya naman, isa siyang biyudo na sisikaping iwasang mapasama ang loob ng anak dahil baka hindi na niya kayanin pa kung masirang muli ang kanilang pagsasama bilang mag-ama. Mag-subscribe sa Secret X PG.